sa main ang Panginoong butin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa timay lahat. Tanay na kunihan, inirang kawang iningatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa alay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkalob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Paraon. Sinabi niya sa taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang taggutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit na mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. Tatlong araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng ikatlong araw, sinabi ni Jose sa kanila,
Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilanggo. Ang iba'y magdala ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano. Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos ang wika nila sa isa't isa, nagbabayad na tayo ngayon sa ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko, wika ni Ruben. Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ang bata, ngunit hindi kayo nakinig ngayon. Pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan. Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna nila si Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ang alpa at awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas. Kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay namamalagit, walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Magsitayo po ang lahat. Ay magkaharina, daligdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas
ng masasamang espiritu at magpagaling na mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito ay isinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon, pinagnilayan natin ang paghahanap ni Jesus ng mga makakatulong sa kanyang misyon. Naghahanap si Jesus ng mga alagad na makakasama niya para ipanglaganap ang salita ng Diyos, para makapagpagaling pa ng mas maraming may sakit at para makapagpalayas ng mga inaalihan ng demonyo. Kaya nga, ang sabi ni Jesus kahapon, sagana ang ani, ngunit kakaunti ang mag-aani. Maraming kailangang gawin, pero kakaunti ang manggagawa. Kaya naman ngayong araw na ito, naghirang si Jesus ng karagdagang 12 alagad na makakatulong niya para ipalaganap ang salita ng Diyos, para magpagaling ng mga may sakit, para magpalayas ng mga demonyo. At hindi lang niya basta hinirang ang mga ito, kundi binigyan niya ng kapangyarihan. Galing kay Jesus ang kanilang kapangyarihan. Galing kay Jesus ang kanilang kakayanan. At sa pagbibigay ng kapangyarihang ito, binigyan din ni Jesus sila ng bagong pangalan. Pansinin po natin, no? Pinangalanan isa-isa ni Jesus ang 12. Sabi niya, si Simon na tinatawag na Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago naman na siyang anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Pinangalanan sila. At ang mga pangalan na yon ay pangalan ng mga ordinaryong tao. Ordinaryo lang. Pero tinawag ni Jesus. Mga walang sinabi sa buhay. Pero nung sila ay sumunod kay Jesus, sila ay nagkaroon ng bagong pangalan. Hindi lang sila basta si Pedro. Hindi na lang basta Tomas. Kundi ang tawag sa kanila, mga apostol. Hindi na lang tawag Mateo. Hindi na lang ang tawag apostol. Meron na silang bagong pangalan na kanilang naging karangalan. Mga kapatid, ito po yung nangyayari kapag tayo ay sumusunod kay Jesus at nagiging kanyang mga lingkod.
nagkakaroon tayo ng bagong pangalan na siyang ating nagiging karangalan. Yung dating ordinaryong nanay o ordinaryong babae, kapag naglingkod sa simbahan, ang tawag na sa kanya, sister. O kaya, ang tawag sa kanya, taong simbahan. Itong mga nandito po, no? Dati, ordinaryong tatay. O kaya, negosyante, empleyado. Si tatay, di ba? Gwardya. No? Gwardya si tatay. Pero, nung sila ay naglingkod sa Diyos, hindi na lang ganun ang tawag sa kanila. Ang tawag na sa kanila, lay minister. Di ba? Dati, tatambay-tambay ka lang, no? Dati, nambabababae ka lang. Ngayon, lay minister na ang tawag. O kaya, sa atin, no? Karamihan sa atin, ordinaryo lang naman na Katoliko. Binyagan, pero dahil namanata, dahil nagdebosyon sa Poong Jesus Nazareno, ang tawag na sa atin, deboto. Diba? Nababago. Nagkakaroon ng bagong pangalan na siyang ating nagiging karangalan. Yung mga dating deboto naman, nung mas lalo pang ibinigay ang kanilang oras at ibinigay ang kanilang sarili, dati deboto ang tawag, ngayon, hijos del Nazareno. Diba? Nababago yung tawag, nababago yung pangalan na nagiging ating karangalan. Ganito po ang nangyayari kapag tayo ay sumusunod at nagiging mga lingkod ni Jesus. Nababagong pangalan at nagkakaroon tayo ng karangalan. Ang kailangan ni Jesus, ang maraming mga lingkod para ipalaganap ang salita ng Diyos. Pero higit sa pagbibigay ng bagong pangalan, ang gusto niyang maging para sa atin, dahil ang tunay na hinahanap ni Jesus ay yung maisabuhay natin yung bagong pangalan na ibinigay sa atin. Hindi lang sister, hindi lang deboto, hindi lang lay minister ang gusto niyang ibigay sa atin, kundi higit sa lahat ang makita na isinasabuhay natin ang ating bagong pangalan. Si Jesus naghirang ng mga alagad at binago niya hindi lang ang kanilang pangalan, kundi higit sa lahat, binago niya ang kanilang buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, bilang bayang tinawag ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan upang ipahayag ang mabuting balita ng kaharian, itaas natin sa Ama ang ating mga pangangailangan. Siya na patuloy na nagmamalasakit sa atin. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Iyong mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Hesukristo sa amang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami.
Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Diyos na tumatawag sa amin, panatilihin mo kami. Makalangit na Ama, sa iyong pagtawag sa amin sa pang-araw-araw naming buhay, hayaan mong bigyan kami ng iyong espiritu ng lakas upang bigkasin ang mga katagang, Panginoon, narito ako, nakahandang sundin ang kalooban mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang aming sa aming dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman umatapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, ng kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal din po natin ang buong mundo, ang ating bansa, at higit sa lahat ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa.
Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makakamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Nuestro Padre Jesús Nazareno, ni dulvalhar.